Hello mga idol, ito na naman tayo, mag-share na naman tayo ng isang masarap na ulam ng ating pananghalian. Tara, mag-umpisa na tayo. Umpisahan natin sa pagpipirito ng ating pork. Itong ating pork ay in-slice ko ng maninipis. Tulad ng nakagawian ng ating pork steak ay slice ang hiwa niya. So ako, bago ko ito palambutan, ipinapry ko muna siya. Ayan, ipapry lang natin yan. So yung ating pork, yung aking pork nito ay i-marinate ko na siya sa toyo sa ating soy sauce. Ayan, i-marinate ko siya ng 15 minutes. And then para kumapit na yung lasa dun sa ating pork, yung ating pampalasa. So parang i-deep fry ko lang siya para mas maganda yung texture ng ating pork steak Tagalog. So ayan, bibiling-bilingin lang natin yan mga idol. So mabilis lang to mga idol, basta i-fry lang natin, hindi naman yung well done, basta yung medyo mamula-mula lang yung kanyang magkabilang side. Yan. Kasi mas masarap ito pag ganitong procedure ang ating gagawin. Yung ating pork ay ating ipiprito muna. Ipaprime muna natin siya. So yung iba, yung ginagawa dito, kinuko, nilalagyan siya ng flour. Para ma yung flavor ng pork ay nandun pa rin. So lahat muna nito ay ating ipapry. So ayan. So matatapos na tayo sa ating pagpapry. Yung mantika na yan, yan na rin ang gagamitin natin na pang gisa. Kasi nandyan na yung lasa. So ayan, maglagay na tayo ng bawang mga idol. So nami-miss na raw kasi nung mga anak ko yung pork steak. Kaya ayan, nag-request sila kahit 1 kilo bumili kami. Yung 1 kilo kasi marami na siyang mapapalabas. Hindi kami mahilig sa taba, pero masarap sana yung may taba. Pero ang binili ko ngayon ay purong laman lang siya, panaypigi lang siya. Ayan. So, inilagay na rin natin yung ating sipuyas. Hayaan lang natin siyang mag-golden brown. So, pwede natin isunod na yung ating pork na ating ipinry. Ayan. So, ilalagay na natin yung ating mga pampalasa. Isasama na rin natin dyan. Ayan. Yan yung ating bay leaves, ang ating laurel. Siyempre, hindi mawawala yung ating pepper. Lalagyan din natin ng pepper yan. So, itong at ayan, ito na yung ating pepper. So, mga idol, itong aking niluluto ay lutong bahay lang mga idol ha. Hindi lutong social to mga idol. Ito lang ay base sa pang-araw-araw naming ulam. Isinishare ko lang at para may ma-upload tayo at mapanood naman ng iba yung ating style ng ating pagluluto. So ayan. So mas maganda kung mas marami kayong panggisa, bawang, sibuyas, mas damihan nyo, mas malasa, mas masarap. So ayan, mag-add na tayo ng ating toyo, ng ating soy sauce. Ayan.
So maya-maya lalagyan pa natin ito ng water para dun sa ating pagpapalambot. Maganda na sana kung ito ay patutuyan lang natin ng ganyan. Kaso medyo matigas pa yung karne niya. Kaya mas maganda kung lalagyan pa natin siya ng water hanggang sa matuyuan para lumambot pa yung karne natin. Para pag kinain natin, hindi yung sumisingit sa mga ngipin natin. So ayun na yung 1 cup water. Para mapalambot pa natin ng gusto yung ating karne. Ating pork steak, Tagalog. So ayan, hindi lang natin tatakpan, kailangan natin takpan to. Wait lang, hinahanap ko lang yung ating takip. So ayun, nakita ko na yung ating takip. So ayan, tatakpan lang natin yan. Then ayan, kumukulo na mga idol. Ayan. So ayan, lalagay ko na yung ating sili. Pero medyo kumagat-kagat na yung anghang lang konti. Ayan. So halo lang ulit natin. So itong pinaka sabaw niya na yan, kailangan mapatuyo natin yan, matuyuan ng sabaw. So sabaw talaga ano, hindi sauce. Kasi kaya medyo dinagdagan ko talaga ng sabaw, ng tubig, ng water, para mas lumambot pa yung ating pork. So ayan, hintayin lang natin yan. So eto na, pagkatapos ng mga ilang minuto, so ilalagay na natin yung ating onion para medyo lumasalasa na yung ating ating pork steak Tagalog, para mas makadagdag na ng flavor. So ako, gusto ko talaga maraming sibuyas sa pork steak. So ayan mga idol, silipin na natin. So ayan, medyo malapit nang matuyuan. Ayan, nagmamantika na siya. Super sarap na pork steak Tagalog. Itong ating niluluto. Lutong bahay lang mga idol, ang ating pork steak. So itong ating calamansi juice, sa huli ko nilalagay ito para hindi kumontra dun sa ating karne, para hindi siya makontra. Kasi kung ilalagay natin ang matigas pa yung karne, mas tatagal siyang maluto, mas tatagal siyang lumambot. So ayan mga idol, ayan na, malapit na tayong matapos sa ating pagluluto. Nilagay ko na rin yung ating sili para masarap, kasi yung naghahabol yung asim, anghang at yung pinakalasa ng soy sauce at itong flavor ng ating onion. So ayan na mga idol, sana nagustuhan niyo yung ating ulam for today, at sana po ay suportahan niyo pa rin ang aking channel. Maraming maraming salamat po, at God bless sa ating lahat.